ay medyo, sabihin natin, medyo mahirap. Siguro, common sa mga OFWs po na ang kanilang hinaharap araw-araw ay yung stress, yung sa anumang field ng trabaho nila. So, for my experience, sa 4 years po na iyon, nurse po ako, pero not in the hospital, but I'm taking care of old woman na ito po ay medyo nasa kasusyudad. Ito po ay kamag-anak ng sultan ng aking inaalagaan. So, sa aking trabaho, 24 hours po. So, sa nakikita po ninyo siguro sa may kapilala kayong private nurse, siguro sa kanila mas maraming pahinga kasi private na sa atin. Sa mga hospital, mga 8 hours, may shifting yan. So, I've been there before. Alam ko yung differential ng time na may pamamahinga ka, yung 8 hours ng trabaho mo, trabaho lang. Uuwi ka sa pamilya mo, may 8 hours ka pa. Siguro sa mga gawaing bahay, magagawa mo yun. Kung may business ka, magagawa mo pa rin. Yun ang buhay Pilipinas. Pero buhay OFW na makahirap po. So, I'm managing myself and my work na kailangan kong paluin habang nasa abroad ka kasi nandun po ang oportunidad. Dito po, sabihin natin kung hindi ka nakakasahod siguro ng 25 to 30,000, hindi mo mabubuhay ang pamilya mo ka. Yes. Siguro inisang baka. So, lalo na sa mga expenses daily, hindi po talaga papalo yan. Kung may share ko lang kasi ang sahod ko, huwag niyo ko isumbong sa album ng sacred. Ang sahod ko lang po before is nasa 8,000. My husband has been 7 years head nurse. Ang sahod na po niya is 10 to 12,000. So, quincenas katapusan niyan abot sa akin. So, budgeted po yan. So, mahirap. Yung first three years ko po doon, naranasan ko po na hanggang ngayon naman eh. Pero ngayon pa ko siya, medyo diretso po tulog. Sa maniwala po kayo sa hindi, 2 hours lang po ang normal na tulog ko. So, bakit po ako nakakatayo? It's because of pretty po. Accidentally lang ang sinasabi ko po sa tita ko, nananakit na yung mga buto-buto ko. It's because siguro dahil sa nerve na sasayahin ko before. Kung ano po natin yung ugat po na nagagaling po dito sa spinal, ako na to. Yun po ay pag inapak mo masakit, yung konting ano lang, may masakit baka kala mo may diferensya ka na sa tulog ko din yan. So, tinatry lang po niya sa akin. So, nag-send siya ng product sa Oman. So, sabi ko, ito try ko kasi nasa medical field naman po ako. Why not trying? Kasi alam ko naman na Fern D is a vitamin D na nakakaay. Pero, aside from the, ano, hindi po ako aware na bagsak na po pala ang immune system po doon sa Oman. Gawa ng stress niya sa trabaho po lang sa tulog. Ang unang na-trick sa akin, yun nga eh, kasi ang concern ko yung sa buto. So, trinayin ko siya. But before trying it, 4 months kasi kami nag-stay ng hospital, na hospitalized ang patient ko, na-diagnose po ako ng ovarian cyst dito sa right. May growing po siya, and advice po ng umigay ko sa Oman, if it will continue to increase, we are advising you, we have to remove it. So, yung kaso ko ngayon, sabi ko, medyo mahirap ako dito magpatanggal. So, pagbalik ko na lang ng Pilipinas for vacation, I will do it. So, habang tinitake ko pala si Fernie, hindi ko alam na meron pala siyang ginagawa. Alam mo yun, may ginagawa siyang kamalbala sa katawan niya ko. Hindi ko. Oo, kasi ako ang church goer. Ayan ang kamalbala po yan. Ayan ang kamalbala. Yan ang pwede natin i-chismis. Na kamalbala na ginagawa na hindi ito droga. Droga ito, pero nakakadroga sa katawan talaga. May itutulong siya. So, after 2 months,
kung aware po kayo sa transvaginal para po pa for confirmation na talaga makikita mo kung growing po yung cell or not. Sabi po kasi ng pamigay ni ko, paano pa uupahan eh wala naman na tayo makita sa'yo. So sabi ko po na yung pagtitig ko, sabi ko lang wala naman po ako dinig kasi pinistop ang hormonal pills na itake sa akin. So, nung pinaligan ko yung background ng vitamin D, it was testimonial po siya for a hormonal pill talaga. So, hindi, sa medical field, hindi ko po talaga siya inaano na gusto kong aralin. Pero, bakit sabi ko, ngayon ko lang alam, yun pala may hormonal pill, hormonal imbalance ako, yun pala lang nag-start na may nangyayari sa ako, hindi ko alam. So, doon sa hindi ko pagkaakala na may matitig sa akin, meron pala, may nangyari. So, that's the second thing na ite-testify ko. The third thing is, which is the, sabi ni Apply Joan ko, psoriasis case, doon ko rin pa na-found out sa UMAN. When I started working, 2 months pa lang, doon po nag-worsen ang aking psoriasis. So, ang psoriasis po magugugyan po natin, very scary po siya, marami. So, all over my body, when I send my picture sa aking tita, kumbaga kung sa staging ng cancer, skin cancer, nasa end stage po ako ng cancer, ng psoriasis case. Psoriasis, lifetime na po yan, nandito na po sa system ko, pero yung immune system lang dapat ako medyo kailangan mabuo. So that you will be, ano pa rin, you will be makikipag-struggle ka sa buhay mo na you're standing pa rin and looking healthy na hindi ka, ano mo yan, hindi ka down, hindi ka ano sa system mo. So yun, first 2 nights of taking vitamin D, believe it or not, yung mga spin ko naglaglagan. Na ang tagal-tagal na nakakapit, already dried, nakapunta sa aircon ka, mahapde, na hindi ko naman pwede ireklamo sa ama ko kasi naka-aircon sila, hindi ko naman pwede patanggal ang ano. And one thing that I found out, parang sensitive po ang psoriasis sa acidic water. Kasi sa dagat pa lang, splash pa lang ng legs ko, nag-worsen na hanggang dito, it's very wet talaga. So that's what I found out, patak-patak din ng vitamin D. Until now, I'm taking. So yung dosage po, so yun po ang gusto kong ma-share na sana ma-share din po natin sa ating mga kababayan to help other people na needing pa sa medical. Thank you.